Check. So, yo, guys, check, kamusta? So, ayan, mag-update tayo ngayon, guys, no? Pero bago tayo mag-update, may papakita muna ako sa inyo, guys. Etong Terra Luna, tingnan nyo, pumalo ng 50% yan, kanina lang, ha? 50%, guys, no? Ayan, no? Umangat siya dito. Biglang umangat 0.007, biglang pumalo yan dito, guys, no? Nang 30. Ay, hindi, 0.9 pala, 30 tuloy. Ayan, 0.009, no? Halos 50% na agad yung tinaas ng pera mo, dito ka tumaya sa mababa na yan, no? So, ano, anong dahilan daw? Bakit daw kasi ito, ano, biglang tumaas yung Terra Luna na yan? So, dahil dito yan, guys, no? Kasi ito, may nag-tweet dito, ayan. I heard a lot of people are sending Luna to the burn address, no? Kasi nga daw, guys, dito yan, nasa na ba yun? Hanapin natin. Si, yung pangalan ng, ano yan, Duke Won ba? Ito guys, so ayan. Si Duke Won, ayan, mayroon nag-comment, ayan, give us a burn Luna address, we will burn it for you, sabi ni Ronsin Antoy, no? Mukhang big time to si Ronsin Antoy na. So, sabi ni, ano, Duke Won, ayan, nagbigay siya ng address, tapos sabi niya, ayan, there you go, sabi niya, no? So, ayan, biglang nagbigayan ng mga, nag-burn sila, no? Nag-burn sila ng mga Luna, kaya ayan, tumaas, no? Medyo umangat-angat yan, no? No? So ayan. So dahil nandito na tayo, tingnan na natin yung mga coins natin, guys, no? Tingnan natin yung ating Ron, ang ating Ronin coins, ayan, titingnan natin. So ayan, no? Kahit pula siya ngayon at least dito siya, guys, kung titingnan niyo yung 24 hour range niya, 26 lang talaga siya, no? Naglalaro siya sa 26.45, 26.97. So ngayon, 26.69 siya. Kaya kung titingnan niyo dito, ayan, halos straight lang 'yan, no? Halos straight. Ayan, dito yan, guys, oh. Halos straight lang siya. Hindi siya masyadong malikot, no? So, dito na tayo sa AXS natin, no? Ayan. Ang AXS natin, uy, nasa ano siya? 1,099, no? Ayan. So, nag-ano siya, ha? 1,140 na sa range niya, no? So, halos straight lang din, guys, no? Ayan, dito, no? Parang halos straight lang din. Nag 1,044 siya. No, hanggang ayan na, parang naging ano na siya. So SLP natin. Op. Ang SLP natin, guys, tingnan natin is oy 0.30, no? So nag 0.27 siya sa 24 hour range, nag 0.32. So ibig sabihin pumalo 'to, ayan, no? So swerte ng mga nakataya dito, tapos biglang pumalo, naglilipat ulit nila sa USDC at yan, bumaba na ulit, no? So, sa mga day, ano lang yun, ha? Mga day-to-day, parang trader na ganun, no? So, ayan, no? So, okay yung nangyari sa kanila na ganyan, no? No? Sa mga tumaya dito, ha? Pero yung sa mga dito na tumaya, tapos biglang bumaba, ayun, yun lang ang minalas, no? Kaya nga sabi nung isang napanood ko, guys, eh, huwag nyong i-outsmart yung market, no? Kahit anong coins, kahit anong ano. Huwag nyong i-outsmart, pera na lang kung talagang sure na tatao. Nyari, may balita na, may update tulad dito sa mga games. Ayan, sa mga aksi, ganyan. Pag nilabas yung ganito, baka sure may mangyayari. Kasi pag nilabas na burning, may sure na mangyayari. Pero yung wala pang galaw, wala pang tulad nyan, walang burning. So, parang hula-hula lang tayo dyan. Walang kasiguraduhan yan, no? So, ano bang update natin sa Axie Infinity ngayon, guys? No? Ang update natin, guys, lang naman is yung ating iOS, ayan, no, meron ng test flight, no, kasi sabi ni Elijah, ayan, finally I can play Axie Infinity on my phone, let's go, sabi ni Elijah, guys, no, so ibig sabihin, meron talaga siyang Mystic, no, meron naman talaga siyang Mystic, nakita na natin yun, no, so, syempre, test flight pa lang yan, no, para lang sa mga Mystic, no, so marami na naman mga Pinoy na nag-iyakan dyan na ba't daw sila lang yung nag-test flight, baka ba't daw... Alam niyo naman yung mga Pinoy dito sa atin, no? Medyo umiiyak lalo na yung mga walang aksi, no? Nakakapagtataka. Ayun nga, no? So, ayan. Ayun lang yung update natin dito, guys. Meron lang akong gustong sabihin sa inyo, guys, no? Ngayong nasa bear market tayo, no? So, ano lang to, eh? Parang chances, eh, no? Kasi nga, sige, halimbawa natin yung pinaka-mother coin natin, no? Yung Bitcoin. Ayan. Marami nagsasabi na sa bear market na tayo mga nakaraan, di ba? Siyempre, ilang buwan na nga eh. Sa bear market tayo, ganyan. No? So ngayon, kasi dun lang ako, parang mayroon ako isang pinapanood eh, guys, eh, na dun ako talaga naniniwala, parang naniniwala ako sa kanya. Lahat ng sinasabi niya may sense kasi para sa akin. So, siya lang, siya yung nagsabi na talagang legit na nasa bear market na tayo ngayon, no?
ngayong panahon na to. Hindi natin alam kung gaano katagal, hindi natin alam kung gaano kabilis, no? Pero nasa bear market na tayo talaga. So, pakwento ko lang sa inyo isang parang napanood ko, no? No, ito kasi, ito daw, ayan, no? Nung nandito sila, guys, noong mga panahon na to, 2017, ayan. So, wala pa masyadong nag-ano, no? Nag-invest. Ngayon, tumaas kasi daw to talaga. Ayan na. So, marami nang, nung nakita na sila ng chance na talaga nagkakapera pala talaga sa Bitcoin, no? Sa mga crypto. Maraming tumaya kasi ang laki na eh. No? Lumaki yung mga pera ng mga nandito, lumaki, nakita nila. So, nagtayaan sila. Ngayon, biglang bumaba, guys, dito. No? Ang tagal niya, ilang buwan din yan silang nasa bear market, taon halos, no? Lumipas. Nagpalit ng taon dito, eh, no? 2018, tas naging 2019, nasa bear market, no? Ayan, no? Tapos nung tumaas ulit ng 2019, marami pa rin nagsasabi na wala, Ponzi scheme talaga yung cryptocurrency. Sa una lang yan, tas pag naano mo na, matatalo ka rin to. So, nagkatotoo daw, ayan, biglang bumagsak dito nung 2020, ayan, bumagsak. Tapos, ayan na, tas nag-bear market ulit, no? So, maraming nag-take profit na dito, umalis na sa crypto world. Tapos, yung iba talagang natalo bago maubos yung pera daw nila, umalis na, no? So, ang nangyari, biglang pumalo dito, yun, ayan na, yung mga nakataya dito talagang halos nag-double, triple, naging milyonaryo, naging bilyonaryo pa nga daw yung iba, no? So ngayon dahil marami naging ano, bumigla na naman bumagsak, guys. No, so talagang ang hirap daw talagang anuhin, no? Hindi mo nga daw talaga pwedeng ano eh, malaman kung ano 'yung mangyayari, no? So nasa diskarte na ng mga veterans kung syempre sila na 'yung mga sanay eh. Sanay sila sa bear market eh, no? So ayan, bumagsak dito, no? Tapos 'yung mga nandito, kasi 'yung mga nandito na sa taas, nagsisisi sila nung iniwan nila 'yung mga coins nila o nag-trade, take profit sila. Tapos yung mga iba nandito, yung mga gustong sumali, sinasabi na sana nakataya tayo nung nandito sa bear market, no? Sana ang laki ng kinita natin o yumaman sana tayo. Ngayon bumaba ulit, nagkaroon ulit ng fear and doubt. Sinabi naman na, sabi ko na nga ba, Ponzi na naman, ganyan ganyan. Ngayon tumaas na naman ulit, guys, no? Talagang dito na nga natin naabot yung ano eh, yung all time high eh. Di ba? So, nag-ano na naman, marami na naman nagsabi na sana nandito tayo sa baba, nakataya na tayo para sana mayaman na tayo pag nung ngayon, di ba? Kung tumaya tayo dun, no? Ngayon, guys, nandito na tayo sa bear market ulit. No? Ikaw ba naman, parang iiwanan mo pa yung chance o hindi mo pa iti-take yung chance na tumaya ngayon at alam mo naman na baka tumaas. Baka tumaas, no, guys, no? Kasi sabi nga, hindi mo alam kung gaano katagal yung bear market. Walang nakakaiyan. Kasi nga dito, ang tagal yun. Nagpalit na ng taon dito. Diba? Pero tumaas pa rin. So dito, hindi natin alam kung gaano katagal yung bear market o kung gaano kabilis. Ang importante, alam na natin na legit na nasa bear market tayo. No? So, nasa yun yan kung gusto mong tumaya o gusto mong maiwan ka kapag umangat na ulit yung market natin at bumalik sa dati. No? So, ayun. Ayun, guys. No? Ayun yung parang gusto kong sabihin sa inyo. Payo lang to. Hindi ko sinasabing na tumaya kayo, ah. Gusto ko lang man, kumbaga, kung makinig kayo sa akin, tapos yumamang kayo, di okay, di ba? Pero kung huwag nyo akong sisihin, kasi sinabi ko naman sa inyo na ako hindi ko rin alam, magte-take lang din ako ng risk eh. Di ba? Kasi sabi nga, sino yung mga nag-take ng risk, sila yung nagigain ng profit, no? So, ito, guys, ito. Itong mga coins na to, ito talaga, mga sinerge ko na to, ito yung mga bala ko talagang tayaan, no? Ayan, no? Ito kasi, ano to eh, coins ng mga games to eh, sa mga NFT to. Ayan. So, ito naman yung mga coins na to is yung mga talagang coins ngayon na sinerge ko na maraming. Lagi silang nasasama sa mga top coins na pwedeng tayaan ngayong bear market. Ito mga to. No? So, ayan lang. Sinerge ko rin sila. Kayo, isearch nyo rin yung mga gusto nyong tayaan. No? Huwag kayong umasa sa akin kasi pera nyo yan. Hindi nyo ako pwedeng sisihin. Halimbawa na tumaya kayo dito tapos natalo. Sabi ko, sinag-search ako. Baka masisi pa ako. Kasi ako, guys, pag tinayaan ko to, tas natalo, wala naman akong ibang sisisihin kasi sarili ko lang, di ba? Kumbaga, ititake ko yung risk na tumaya dito at kahit anong mangyari, hindi ako magsisisi. Kumbaga, parang, ano yan, take the risk na nga ako eh. No? So, kayo, hindi ko sinasabi nga tumaya kayo. Ang sinasabi ko lang na nasa bear market tayo, yung chances ba? Yung chance na, alam mo yun, may chance tayong yumaman, guys, lalo na sa bansa natin. Medyo mahirap yung buhay dito, no? Sumali nyo, ito yung magpamilyonary sa atin, di ba? No? Hindi naman sa wala sa katotohanan, pero
nangyari na sa iba eh, 'di ba? Naging milyonaryo na sila. So malay niyo, mangyari rin sa atin. Hindi naman masama mga harap, 'di ba? So tataya ako dito, guys. Ayan, inaano ko pa yung mga tatayaan ko. Kaya ito yung mga napili ko, guys, kasi hindi sila malalaki, hindi sila 100,000, wala naman tayong pantaya doon eh. Etong mga to, etong ang Shiba Inu, 0.000 to eh. Kumbaga, once na magpiso, umasa ako, syempre, magmilyonaryo ka na, tumaya ka dyan. Di ba? Etong mga to, etong ApeCoin, eto hundreds itong ApeCoin ata. Tapos eto, mga 20, eto 4 lang ata gala ngayon. Tapos meron dyan, pinakamataas ata dito, etong ApeCoin na hundreds eh. Pero yung iba dito, ano na lang, 27, piso, 0.0, ganyan. So gusto ko lang doon lang ako tataya kasi once na, kasi nga eto guys eh, isa pa tong halimbawa ko sa inyo. Alam nyo yung Dogecoin, di ba? Yung Dogecoin, last na example ko na sa inyo to guys. Last na example ko na, makinig lang kayo. Eto guys ha. Eto guys, so tignan nyo, 0.01 lang, di ba? Sila dito, 2020, yan, 2020 yan. Di ba? Ayan dito, sa 2021 mo na, January. Di ba? Zero, wala pang 50 centavos, di ba? Biglang yun tumaya dyan, guys. Sabihin mo na 10,000 naglagay siya, di ba? Tignan nyo yung dinoble niya, no? Nag 32 pesos yan. Simula sa wala pang 50 centavos, ilang doble na ginawa ng pera mo nun. Sorry, nagalaw ko yung mic. Ayan, di ba? So, umama na sila dyan, guys. Di ba? Dahil lang sa 0.00 yung ganyan, yung taya, oh. Di ba? Yo, ayan, narinig nyo ba ako, ayan. So, ayan, umama na sila dito, guys. Ayan, oh, tumaya sila dito ng wala pang 50. Tapos pumalo sila dito, di ba? Nag 32. Kung magkano yung nilagay mo dyan. Kaya lang, syempre, nag-take profit na sila, so naging volatile ulit, ayan, tuloy-tuloy. Pero, kahit na nung wala pang 50 to, magkano ngayon, 4 pa rin, panalo ka pa rin, kung hindi ka nag-take profit. Pero syempre, kung alam mo na malaki, take profit ka na, di ba, ganun. So, kaya pinipili ko ngayon yung mga, wala pang mga piso-piso din, no? Kasi ayun yung parang kaya kong bilhin, tapos, syempre, ganun din naman yun kung tataas, no? So, ayun lang yung sa akin ngayong update, no? Na-share ko tuloy sa inyo. Ayun, kinukwento ko lang yung sa misis ko. Na-share ko na sa inyo. So, ayun guys, no? Dahil nasa bear market tayo ngayon, ako, magtitig ako ng chance, no? Tataya ako sa mga coin kayo. Kung gusto nyo tumaya, mag-search kayo ng mga gusto nyo tayaan na coins. Pwede nyo i-search itong mga nakikita nyo dito sa akin, no? Search nyo lang. Ito kasi sa ano to games, mga games. Ito sa mga coins talaga yun na ano. May mga project kasi itong mga to, no? So, ayan, ayun lang. So, ayun lang guys, umuulan na, lakas ng ulan, hindi ko na marinig yung boses ko. Kita-kits tayo sa susunod na video guys, no? Alam nyo naman, huwag nyo kalimutang i-like tsaka mag-subscribe guys, lalo na sa mga hindi pa nakasubscribe, importante yan. At i-like nyo rin yung video, no? So, alam nyo naman guys, love na love ko kayo lahat. Ingat gayon dahil tag-ulan, magdala ng payong guys, no? Ayan, love you all. Salamat at maraming salamat. Magandang araw sa inyo.